Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang pangulo ng Radyo Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radyo Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors, ng mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal Eucharistia. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa banal na Eucharistia. Pagpalain kayo ng Diyos, sigsigligling ko maapaw. God bless you more.
Salin ng orasyon, kasama ang kanyang kabunian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang katotohang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundaan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sama, sana, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846, Kapanali, in observance of Lenten season. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Araw ng Huwebes, 14 na araw sa buwan ng Marso, taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing 6 ng umaga, 12 ng tanghali, 6 ng gabi, at 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Ah!
Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig. Tayo po ngayon ay inaanyayahan sa ating Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ipinagdarasal ng inyong kapanalig na himpilan ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Isama din po natin sa misang ito para sa agarang paggaling ni Bishop Teodoro Bacani D.D. Gayun din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors, at lahat ng mga kasapi sa ating kapanalig radio community. Ngayon po, mga kapanalig, ay araw ng Webes sa ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma at ikalimang araw na ng ating Misa Nobenario para sa dakilang kapistahan ni San Jose. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Ricky Ganisi, OFM. Simulan natin ang banal na misang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. At tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipag bagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama, tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. At sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam ko matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po,
Huwag ninyong lipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon. Ang lupaing ipinangako ninyo, hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak ng paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilika. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Mo'y aming dilingin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos.
paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So muli po, mga kapanalig, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Nawa ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan sa kabila ng mga pagsubok at suliranin na inyong kinakaharap sa kasalukuyan. Lagi po tayong manalangin at manalig sa awa at habag ng Diyos. Lagi po tayong makiusap, magsumamo sa ating maawain Panginoon, tulad ng ginawa ni Moises sa kwento ng unang pagbasa na ating narinig. Sa unang pagbasa, ipinapakita ang pangyayari kung saan nagalit si Yahweh sa mga Israelita dahil sa pagsamba nila sa isang Diyos na gawa sa ginto habang wala si Moises. Kaya naman pinahayag ni Yahweh ang kanyang galit at balak na parusahan ang mga Israelita. Ngunit nakiusap si Moises, nagsumamo si Moises, ipinakita ang kanyang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Kaya naman sa bandang huli, dininig ni Yahweh ang kanyang pagsusumamo, ang kanyang panalangin. At nagpatuloy ang awa at biyaya ng Diyos sa mga Israelita. Bagamat hayagan, garapalan yung kanilang kumbaga paglabag, pagsalungat, pagtalikod sa kanya, naroon pa rin ang awa at habag ni Yahweh. So, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagkukulang ng tao. Bukas at handa pa rin magpatawad ang Diyos. At sana ito ang makita natin na yung kahandaan ng Diyos na huwag din nating abusuhin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob. Na magsumikap din tayo, na ipakita rin natin ang ating pagsusumikap na magbago, na magbalik loob sa Diyos at talikdan ang kasalanan at kasamaan. Sa ating ebanghelyo naman ay may mga mahalagang mensahe at hamon na iniiwan sa atin. Una dito ay yung pagpapatibay ng ating testimonya. Ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng patotoo o testimonya sa kanyang misyon at pagiging anak ng Diyos. At dito ipinakita ang kahalagahan at kapangyarihan ng gawa. Sabi niya dito sa ating ebanghelyo, kung hindi kayo naniniwala sa aking mga sinasabi, maniwala kayo sa aking mga gawa. Ang aking mga gawa ang magpapatotoo na ako nga ang sinugo ng Ama, na ako nga ang Mesiyas. So, di po ba meron tayong kasabihan sa Ingles na
action speaks louder than words. Mas makapangyarihan talaga, mas kapanipaniwala, mas may impact yung nakikita nilang ginagawa natin kaysa doon sa ating sinasabi. Sapagkat maaaring iba yung sinasabi mo sa iyong ginagawa. Tulad ng mga eskriba, ng mga pariseyo, na magaganda ang kanilang sinasabi. Totoo naman ang kanilang ipinapangaral, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang gawa. Kaya di po ba, sabi din ni Jesus, pakinggan ninyo ang kanilang sinasabi, pero huwag ninyong tutularan ang kanilang ginagawa. So, ito ay magandang paalala din sa atin. Tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga mananampalataya na makita sa buhay natin, sa mga gawa natin, ang ating pananalig, ang ating pananampalataya sa Diyos na hindi lamang natin binibigkas. Malala ko ngayong isang kwento sa buhay ni San Francisco ng Assisi. Noong isang araw, niyaya niya yung kanyang mga kasamahan na mga praile. Sabi niya, halika kayo mga kapatid, tayo ay mangaral. Let's go and preach the good news. Sabi niya, at lumabas sila. At naglakad-lakad. Siguro, naglibot-libot sa mga kabahayan. Pagkatapos nun, bumalik sila sa kumbento. At sabi nung kanyang mga kasamahan, akala ko ba mag-preach tayo? Akala ko ba mangaral tayo ng mabuting balita? Sabi ni San Francisco, sometimes we don't need to say a word or to read a text from the scripture para masabing tayo ay nakapag-preach. Tayo ay nakapagpahayag o nakapangaral ng mabuting balita. Kaya sabi niya sa kanyang mga kasamahan, tapos na. Tapos na ang pag-preach natin. In other words, tila ang sinasabi niya, sapat nang makita tayo kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo magmahalan as brothers. So, kung ano'y nakikita sa atin, yun na yun, yung mabuting balita. So ito rin po sinasabi sa atin, yung pagsasabuhay ay napakahalaga. Pangalawa na iniiwang mensahe at hamon sa atin, yung pagiging tapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kailangan nating maging tapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Jesus, mahalaga na ipamahagi natin ang mga aral at mensahe ng Ebanghelyo sa iba upang maipalaganap ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos. At panghuli, yung pagsusuri sa ating motibo o sa ating layunin. Mahalaga na suriin natin ang ating mga motibo at layunin sa paglilingkod sa Diyos o sa paggawa ng kabutihan. Baka naman ang motibo natin, baka naman ang layunin natin ay para din sa ating sarili, para sa ating sariling kapakinabangan. O gusto lang natin na mapuri, makilala, sumikat. Kung ganun, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, kundi ang pinaglilingkuran natin ay ang ating sarili. Hindi ang pinapupurihan natin ay ang Panginoon, kundi ang ating sarili. Kaya, ito po mga kapatid, tamang-tama, panahon ng Kwaresma, at ito rin ang paanyaya sa atin, na suriin natin ang ating sarili kung saan ba tayo nagkukulang, kung ano yung mga dapat nating itama sa ating pag-uugali man o sa ating mga gawain, upang alam natin kung paano tayo maging kalugod-lugod at kaaya-aya sa mata ng Diyos.
madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano, sa lahat ng dako, naway manalangin ang higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga may hirap, may sakit at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Aming panalangin sa iyong daambahana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na pangilito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, Ngayon, sama-sama tayong dumulog sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon kapanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulot sa tuso at yadya mo kami sa lahat ng masasama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit si sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jose. O malwalhating Patriarkang San Jose, na may kapangyarihang gawing posible ang imposible, tulungan mo ako sa sandaling ito ng pangamba at pagsubok. Tanggapin mo sa iyong pangangalaga ang mabibigat at nakababahalang sitwasyon. Idinudulog ko sa iyo nang ito ay magkaroon ng masayang kahihinatnan. Minamahal kong Ama, lubos ang aking tiwala sa iyo. Huwag ko nawang masabi na nabigo ako sa aking pagtawag sa iyo at yayamang kaya mong gawing lahat kasama si Jesus at Maria. Ipakita mo sa akin na ang iyong kabutihan ay singlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Mga kapanalig, mayroon po tayong ilang patalastas dito o pabatid. Ang Radyo Veritas ay muling magsasagawa ng Lenten Exhibit na gaganapin sa Fisher Mall, Quezon City. Tampok ang mga iba't ibang imahe ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo
Ang Lenten Exhibit ay magbubukas simula March 19, 2024 hanggang March 31, 2024. Kasalukuyan po tayong nagsasagawa ng Misa Nobenario para sa nalalapit na dakilang kapistahan ni San Jose sa ganap na 19 ng Marso 2024, araw ng Martes. Halina at mag-alay ng mga pamisa at maging bahagi ng Eucharistic Advocate, tumawag lamang po sa 89257931, local 2129131137, o mag-text lang po sa 0977-620-9460 at 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinagap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Mga kapanalig, ating pong pinasasalamatan si Reverend Father Ricky Ganisi OFM sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ating din pong pinasasalamatan ng ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors. Maraming salamat din po sa Aurora Rodil, Cecilia Prado Astibe, Marina Barrio, Remedios Don and Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr., and Lauro Tuason Jr., Adelina Libarbar and Family, Alfredo Mingulio, Ami Perez and Family, Annie Rachel and Eddie Embuscado and Family, Angel Carmencita and Dorothy Tongco, Art and Divine Baldenaro, Asuncion Maningas and Family, Attorney Joel Ofilan and Family, Attorney Lamberto and Amelia Llamas and Family, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael and Demetrio Ledesma, Atendido Family, Aurora Malyari de los Reyes and Family, Aurora Guasian Family, Bayanid Nora Ramos and Family, Belen Tamayo de Jesus and Family, Bernardo and Estelita Sahorda and Family, Carolina Leines and Family, Carmel Baez and Family, Carolina Martin Inares and Family, Celerina Lafrades and Family, Concepcion Manalang, Corazon Pasco and Family, Cristina Carmen Garde and Family, Cristina Moyargas Abelardo and Family, Chupongco Family, Doc Chain Family, Doc Melin Renato Del Fierro and Family, Dolores Paredes, Dr. Martina Bautista Pagaduan and Family, Dr. Teodora Tan and Family, Ramon Chua, Eduardo and Maria Lourdes Sicat, Elizabeth Ignacio Layog and Family, Elizabeth David and Family, Elizabeth Montaniel and Family, Elizabeth Peñalosa Manalili, Emerita Rublico Mahunapit and Family, Erlinda Mea and Family, Estelita Reyes and Family, Esther Jane Acob and Family, Erlinda Manguia, Fidel Maria Abansado and Family, Feman Dokdok, Intelma Mangiliman, Flor Delisa Fernandez Nicolas and Family, Florencia Ibay Manuel and Family, Florian De Los Santos Polache and Family, Francisco and Evangelina Fable and Family, Frank and Letty Magbo and Family, Jerry Rubio and Family, Gregorio Buenaventura and Family, Imelda Wachon Umali and Family, Isabel Tan Ansaldo and Family, Isagani Tan and Family, Irene Sanchez and Doniette Sanchez, Hilario and Lalinchan and Family, Josepina Lopez Montana and Family, Josie and Edwin
Pentecase and Family, Leonor Dalisay and Family, Leonora De La Rosa, Leopoldo Montalban Jr. and Family, Leonor Tabeta and Pedro Tabeta Jr. and Family, Leverly Tanchua and Family, Lilia Jokna and Family, Lilibet Manguisa and Family, Lito and Pecuay and Family, Lola Cecilia Puno and Family, Lorena De La Rosa Andesa and Family, Lourdes De Jesus Pasilaban and Family, Maria Cristina De Vera and Family, Maria Chona Cunanan, Magdalena Roli Tibal and Family, Maling Catherine Manguiat, Maria Lourdes Concepcion, Maria Asuncion Garcia Macandog and Family, Maria Carla Manguiat, Maria Karina Holandes and Family, Marie Vic Antoinette Doral, Mary Caroline Castañan sa Coronuqui, Maria Ranelia Bueno Alba and Family, Modesto Atento, Merlita Tiglao and Family, Mr. and Mrs. Aaron and Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Jose San Diego, Mr. Edgardo and Nona Servo and Family, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and Family, Mr. Alfonso Sopetran, Mrs. Tessiting and Calvi Jessiting San Diego and Family, Nathaniel Pascual and Family, Nati Montaliana and Family, Nova Dizon, Orlando Soriano, Opel Jeronimo and Family, Paolo and Isa Santos and Family, Ramon and Rosario Gabaldon and Family, Raul and Imelda Pagdanganan and Family, Ricardo Canlas, Remedios Co and Sons, Romualdo Salazar, Rodelito and Janet Manalo, Ricardo Idago and Rina Idago and Family, Shaolil Lupinario, Sister Linda, Go and Kioli and Family, Susan Cadiz and Family, Teddy Castillo and Mary Manuel D.B. Castillo and Family, Teodoro and Lily Gatorian and Family, Teresa Ariola, Irech Corporation, Victor and Maynang Morales, Wilma Kihigal Martin and Family, Wilhelmina Cinto, Zoe Marie Pasco and Family, Alana Herolia and Family, Dr. Luisa Martinez, Jessica May Cruz, Nilda Abaro Crudo, Corazon and Angelito Batoon and Family, Angelo Nino Batoon, Peña Redondo Family, Art Marquez, Teresita Arellano, Pete and Nami Dugang, Emilita Lemens Mendoza, Victoria Padilla and Family, Ben and Cristina Alberto Family, Tita Nova and Family, Bobadilla and Burgos Family, Lilian Lidia Tansinsin and Family, Eli Ledesma and Family, Larin Develin Andan and Family, Marcela Carlo Digna, Francisco Andreas Family, Nancy Rosemelo, Rosanella Gatorian and Brida Hook, Roland and Evelyn Capco Cabangon, Attorney Santiago Hernandez and Corazon Santos, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Ramos Hernandez, Charis Santos Lapas, Attorney Manuel and Rosita De Yonaldo and Family, Alex Anthony Madrid and Family, Besling College of the Philippines, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Kamangon Borlongan Oxenio Bautista and Carpio Family, Carmelita Hawen Family, Carmelita Mileto Campo and Family, Carmen Panlilio Virgilio Bernardo, Susan Leonardo Panlilio, and Household and Special Intention of Bernardo Katigbao, Christine Agnes Dublao and Family, Concepcion Morales, Corazon Crespo and Family, Crisanta Christi Francisco and Family, Christine Ann Beaumont, Delisay Pasamba Radam and Family, Danny Lazen Monday Morning Club, Degulacion Yani Gatorian and Family, Delphine Viola III, Delia and Dea Isma, Doctora Lidia Chung and Family, Edita Vicente and Family, Emilita De Jesus, Engineer Renato and Sol de Guzman and Family, Erminda Nalangan and Family, Ferdy Cora and Eman Fernando and Family, Francisco School of Makati, Hope Bayani and Jay Tan, Irene Cruz and Penina San Jose, Jessin Loling Chihuapok and Family, Leo and Mary and Paranpan and Family, Leonardo and Emerita Rivera, Lilian Lim and Family, Lourdes Yor Guieb and Family, Marianita Risho, Maricel and Lina C and Family, Mary Heidi UC, Marilyn Alarillian Family, Marina Salen Family, Maureen Rose and Patricia Valera and Family, Mayet Del Rosario and Army Resources Incorporated and Family, Mercedes Lee Ramos and Family, Mercedes Panopio and Family, Moises and Angelita Morales, Mr. Enrique Yotoko, Ms. Desin Chakil and Family, Niri Sabias and Family, Nori Bordador and Family, Rafaela Magpantay and Family, Ramon and Loreto Villanueva, Rodora de la Pastores and Family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Joseph Inoni Valimento, Rogelio Mercado and Family, Rustica Luz Mercado and Family, St. Ferdinand Medical Arts Building, Susan and Grace and Rolly Clabea, Tayhon Chemicals and Services Incorporated, Vilma and Anthony Taro and Family, Violeta Bianan and Family, Sol Ancheta and Family, Benilda Cabardo and Family, Dalisa and Danilo Buenaventura, Leti Perez Jamaica, Jude La Madrid, Novar and Solgando Punsalan, Teresa Francisco, Rhea and Diane Family, Florentina Carion and Family, Orbeta Isais and Marcos Family, Slito and Chat Cahulis and Family, Rodrigo and Leticia Perez and Family, Salvacion Calabucal and Family, Theodora Cruz and Family, Rosa Pacaiga and Family, Cirilia Calida and Family, Ian Kalinagan and Family, Celso and Sosima Campana and Family, Teresita Ilagan and Family, Zeni Canlas and Family, Emelinda Lumbera Baeza and Family, Alma Kapangyarihan and Family,
Maria Lourdes Capilin Family, Asuncion Capistranan Family, Renita Marquesan Family, Dina Kayongkongan Family, Evangeline Cardenas and Family, Abelina Pascua, Eden Nida Cardonan Family, Miguel Alcantara, Maria Teresa Carmela Punsalanan Family, Mr. and Mrs. Brian and Joanna Sanchez, Maria Pamela Punsalanan and Family, Dina Sayo and Family, Gigi and Jo Marie Katipay, Ison Deveza Family, Yolita Pales, Audrey Ortiz Lapitan and Family, Aiko Family, Josepina de la Cruz, Lenny Austria, Amelia de la Cruz, Ami Villanueva, Belen Rivera, Maxima Manaysay, Carol Sevilla, CS Supex Marketing Inc., Benjamin Bactad and Family, Marian Torres Binuya, Marilyn and Bonglin Family, Perseveranda y Casiano Pineda, Carmela Perez and Family, Emilia Pinlac and Family, Myla Permeo and Family, Victoria Santos Peralta and Family, Lorna Panganiban and Family, Pinky Carrascosa and Family, Rosalinda Abad Castañeda and Family, Gomez Family, Doctora Amor Castillo and Family, Mr. Conrado Justo Jr., Miss Corazon Justo and Family, CBJ Food Catering, Ann Cruz, Arlene Bernardo Katanghal and Family, Esperanza Kayanan and Family, Lilian Celes and Family, Faye Isaac and Family, Charis Lazaro and Family, Dr. Lucila Ortiz and Banse and Family, at Edita Cruz. Maraming salamat din po sa kasama kong naglingkod sa misang ito na si Kapanalig Gian at sa Veritas Technical Team at Social Communications Team at ang Religious Department sa pangungunan ni Binibining Rene Jose, Homer Biray, Jeffrey Austria at Ali Maynahe. At sa inyo pong mga kapanalig, kami po ito sa pusong nagpapasalamat at patuloy na nag-aanyaya na makinig sa ating Kapanalig na Himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live broadcast. Mapapanood na din tayo sa Diocese of Romblon. Abangan po natin ang misa sa alas 12 ng hating gabi na pumumunod ni Reverend Father Len Hernandez. Susunod na po ang programang Kaagapay sa Kalusugan dito lamang niya sa Radio Veritas. Sa ngalan po ng Radio Veritas 846, ang Radyo na Simbahan, ako po ang inyong kapanalig Rafi J. Lina na bumabati na isang mapagpalang gabi at sumayin nyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!